higala mayong gabi kaniyong tanan. Ang topic nga tong hisgutan karon mao ang mahitungod sa patayng lawas ni Octavio Parojinog Senior nga nailang Kuya Ongkoy nga hangtod sa pagkakaroon wala gayud malata ang iyang patay nga lawas sulod sa lubnganan. Halos 20 na katuig ang milabay gikan sa iyang paglubong. Unsa man di ay kinisiya nga klaseng pagkatao? Aduna ka siya ay anting-anting nga gihuptan sa buhi pa siya? Bakit hindi mo dinala ito? Di ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mo itong iiwan? Sumala pa ni Board Member Ardot Parojinog daw sa iyang gibati nga dakong buhi ang iyang amahan o adunay gusto nga isulti kaniya. Kini mao hinungdan nga iyang giugkat ang patayng lawas sa iyang amahan o dako ang ilang kahikurat sa dihang ilang nakita nga wala madugta ang lawas ni Kuya Ongkoy. Puno sa singot ang lawas nini o ang sulod sa lungon. Matod pa, aduna sila'y nakita nga labas pangadugo, luyo sa gidugayon sa iyang paglubong. Nakibisan gamay nga parte sa iyang lawas nga nadugta o nagapabilin pa nga labas ang tato kun patik sa walang bahin sa iyang tiil. Nagapabiling humok ang iyang kaunuran sukuhay sa ubang mga patayng lawas nga mugahi. Humanila gibalik pagpahiluna sa lubnganan ang lawas sa ilang amahan. Nagatuo sila nga dili na kini nila magpadamgo pag-usap. Isa pa yung pagdikit-dikit mo sa politika. Pinagsabihan na kita dyan, anak. Oh, kasi ang nangyari dito, parang ano, parang... kasi ang tao kasi pagka medyo lumala na yung jealousy, doon nangyari yung mga ganyan na pinaniwalaang hindi makatotohanan. Siyempre, may mga military na hindi naman lahat. Sa akin lang, ha? Hindi lahat. Medyo merong ganyan na ibang under the table, kumbaga, na pag medyo pangit ang kinalabasan mo na. Lalabas ka pa. Kapatid mo. Wako ba, Otay? Tawagin. Wako ba, Otay?
Dong! Si Nato, Ardot. Nandito ka nila. Nilakaw na. Kuya, ayos. Katina ng katawang ko, bay. Scarecrow ko pa dyan, ha? Di ba may kasunduan na tayo? Sino ngayon ang lumabag sa usapan? Pasensya na talaga, Ongkoy. Hindi namin inaprubahan yung nangyari. Wala may sila go signal. Basta na lang sila nag-operate doon, walang panaghid. Hindi ka pala nirerespeto ng mga tao mo. Paano mo sila hawakan? Hindi na po pwedeng maulit ito, Berting. Hindi na lagi. Ayaw ko ng mga illegal na gawain. Lalo na sa teritoryo ko. Walang papasok sa site ni Mr. Gonzales na hindi ko alam. Ipaintindi mo yan sa mga tao mo. Pasensya na talaga, Kuya. Pasensya na. Pagpapasensya ang kita kasi araw ng Linggo. Salamat, Kuya. Maraming salamat. Daghang salamat. Tugtan ako. Ongkoy! Sultan ng police. Bright ka ba? Bright good ako. Hindi ako bright. Hindi kita pangyaman. Kung bright ka nga, alam mo na ang sagot. Alam na ang sagot. Ano ang sagot? Akala ko ba bright ka? Dili bright yan. Ako bright. Honor. Honor to bay. Honor, nimnawong. Bright, bright, bright. Please. Akala ko ba bright ka? Eh kung bright ka, alam mo na sagot. Ang sagot ko... Oh, uli na! Kita na? Uli na! Uli na! Sagot! Teka. Bakis, be! Uli na! Uli na! Mua! See you tomorrow! Erning, alam mo naman yung sitwasyon ko rito. Pasensya na, Kuya. Alam mo naman, hindi ka namin guguluhin kung kaya namin. Kuya, ikaw lang...
Ikaw lang alam namin pwedeng lapitan. Sa'yo lang susunod ang mga taga ron. Si Mayor. Anong silbi ni Mayor? Kuya, nakahibalo man pa nga ang Mayor, madlock o rebelde. Siya mismo ang nagbibigay para hindi siya guluhin. At habang nagbibigay siya sa kanila, lalo lang lumalakas ang loob nila para mangikil. Ang mga sundalo, bakit hindi nyo lagyan ng tropa ng sundalo? Bugawin nyo. Kuya, nirerespeto ko ng lahat, kahit ng mga rebelde. Matagal na akong wala doon. Mga matay ta karon, Ongkoy! Ha? Wala akong planong mamatay. Pumatay meron. Super kakaisog, Ongkoy! Kinsang imong isalgan. Kami ang balao din sa Osamis. Kami ang gamhanan sa tibuok. Misamis. Bigat na. Kami ang may katungod sa proteksyon sa kalihukan. Ayun. Kung kayo nagpapakamatay dahil sa pera sa koleksyon sa proteksyon, ako hindi. Kung gusto ninyo, inyo na. Pati yung pera sa sugalan, inyo na rin. Pati sa mga kasa, inyong inyo na. Tinood bang isulti mo, Ongkoy? Oo. Sabihin mo sa kambal. Kinsa'y kaluha? Si Mayor, tsaka si Chief of Police. Papayagan ko kayong abusuhin ng mga Taipan. Pero huwag na huwag ninyong aagawan ng lupa, mga katutupo. At pag pinahirapan niyo ang mga masa, babalik ako. Aalis ka ng lawis? Oo, Dato. Lalagay sa tahimik. Bubuo ng pamilya. Ang takot, mabilis mawala. Ang respeto, hindi. Kuya. Magagabi na. Kailangan na magpahinga ng asawa. Pasensya na, Inda. Wala lang talaga kaming ibang malapitan. Kuya, pag-isipan mo sana ang Pangulo ang nakikiusap. Handa siya magbigay lahat ng resources, kahit anong suporta. Kinsa bisita? May problema yung tatay, ah. Hindi na natin problema yan. Ang problemahin mo, yung sinain mo. Hala, sige. Ardot, yung sinain mo. Sinain mo, yung sinain mo. Papakaw mo kita, lupa. Lupa, lupa. Ardot, bayot ka. Bayot ka, bayot. Ardot. Thank you.
Oo. Huwag na mag-aaway, ha? Sa biyahe na lang kayo matulog. Daghang salamat pag-amping mo sa nilakaw. Pa, pwede po ko sa kabila na lang po. Hindi po komportable dito eh. Sige. Maraming okay. Salamat ulit. Pag-amping yung busing. Okay. Salamat. Sir, mukhang marami kayong kargada. Army po ba kayo o INP? Katulad ninyo, hindi kami militar. Pamilya kami. Maglilipat kami sa Usamis. Hindi militar yung mga yan. Humanda kayo. Aldong, sa manibela ka lang, ha? Ardot yung likod, patayin mo. Pay, sa likod malinis. Pero sa kanan, tulong po silang nakatutok sa imo. Bay, katabi ko si nanay. Huwag ka mag-alala, bay. Ardot is here. Semi-automatic, fully automatic, ready to fire. Mga politiko po ba kayo? Sibilyan. Kung sibilyan kayo, hindi kayo makakalampas sa checkpoint na ito hanggat hindi ninyo iniiwan ang mga baril ninyo. Ganun ba? Sige, kunin mo sa kamay ko. Sandali! Kilala ko siya! Nakasama, madaanin ko ito. Kadaryo, inisiguro ko sa'yo, makakarating ito kay Commander. Kuya Ongkoy, pasensya na ho, hindi ko kayo nakilala kaagad. Basta? Malaki yung utang na loob ng pamilya ko sa inyo.
Salamat po. Kami dapat na magpasalamat sa iyo. Mag-iingat po kayo. May iba nang humahawak ng usamis ngayon. Ikaw ang mag-iingat. Salamat ulit. Tay, tago ko na po ba ito? Ongkoy? Hindi ka makatulog? Nagawa mo na lahat para sa kapayapaan. Sapat na yun. Nahihirapan lang akong basahin ng mga naghahanap. Kung ano man ang masusunod na mangyayari, nandito lang ako sa tabi mo. Hanggang sa huli. Silvio, umising ka, may bisita ka. Oy! Kailangan natin magkape. Lumalamig ang kape. Wala ka pang dapat ikabahala ka, Silvio. Kilala siya rito bilang kuya namin. Ikaw pala si Ongkoy. May paparating na opensibe ng militar laban sa inyo. Hindi kami natatakot. Ayoko ng gulo sa usamis. Lalong-lalo na kapag masa mapapahamak. Inaalis mo ba kami sa usamis? Oo.
Ongkoy, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang kilusa ng mga kalaban mo. Silvio, ikaw ang mag-ingat sa sasabihin mo sa kilusan. Iparating mo na hindi tayo magkalaban. At ang Uzamis ay lugar ko. Magkape ka lang muna. Makararating lahat ng sinabi mo. Lumalamig ng kape mo, Ongkoy. Malamig na nga. Pakiusap ang kuya. Baka doon kasi maalimpungat ang kakasilbi. Pagbutihan mo ang pagpaparating ng mensahe sa kilusan. Makakaalis na kayo. Magkano? Oh, wala pang bayad dyan. Ha? Wala po. Oh, maraming salamat. Ha? Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Kaya rin para umaga sa inyo. Ah, bayaran ko na. Wala pang bayad dyan. Oh. Oh, sige, salamat. Ha? Salamat. Salamat. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Ayun. Asan si Aling Iska? Hindi ka taga rito? Sige na.
Mabuhay ang NPA! Subok na ito, malalaman kung sino ang tunay na pinuno. Ang hindi tumalon, spot! Pati ako? Oo, ikaw. Ngayon, ikaw na ang pinuno. Ikaw na ang kuya. Papatunayan ko sa inyo na hindi ako supot. Alam kong matagal man ang kaibigan si Erning. Matalik na kaibigan. Hindi paghihiganti ang nais ng gobyerno natin, Kuya. May rules of war tayo na dapat sundin. Pigilan niyo ako kung makakaya ninyo. Sir, anong gagawin natin? Ano bang magagawa natin? Ano nga bang magagawa ninyo? Kanik. Ano yung tunog na yun?
Ito itong baliling. Ano? Kailangan natin umalis dito. Kaberto, bilisan ninyo. Sandali, Commander. Hindi ko alam to. Commander, sandali. Namin sa'yo na walang sino mang rebelding komunista o muslim ang makakaraan sa aming kinasasabi. Basta't siguraduhin mo lamang na maibibigay ang pangako ng Pangulo na titulo. Karapatan sa mga lupang aming minana sa aming mga ninyo. Hindi ko maipapangako ang Pangulo sa inyo. Pero hanggat nabubuhay ako, walang makakaagaw ng lupa ninyo. Sapat na ang iyong salita, Ongkoy. Mabuhay ang Alsamasa. Mabuhay ka, Dato. Tay. Mahigit 100 na po ang mga rebelde nagbabalik loob sa atin mula sa iba't ibang munisipyo. Magandang balita yan. Inaasahan po nila yung ipinangakong pangkabuhay ng gobyerno. Kailan pa dadating yun? Ikutan mo yung mga mayayaman sa siyudad, yung mga taipan. Hingan mo ng tulong para sa mga returnees. Opo, tay.
Napilitan akong hulihin siya at ipakilala sa'yo, Kuya. Dahil konting panahon na lang, mahuhuling siya ng alsamasa. Wala akong planong hulihin ang mga pumatay kay Erning. Kuya, tao siya ng gobyerno. Itinanim siya ng military intelligence sa Partido Komunista para pag-aralan ng propaganda ng kalaban sa mga masa. Siya ang pumatay sa pinakamatalik kong kaibigan. Kuya, hindi niya rin gusto yon. Napilitan lang siyang sumunod sa nakatataas sa kanya. Kung hindi, masisira ang misyon. Kung gayon, maiintindihan mo kung bakit kailangang matapos ang misyon para kay Erning. Kuya, kailangan mo marinig ang mga impormasyon. Si Nana. Isang taon mahigit na rin ang nakalipas. Nung una kaming makarating ng Uzamis galing sa Maynila. Si Ka Silvio bilang pinunong politikal. Si Ka Alberto bilang sekretaryo. At si Ka Roman bilang sa pananalapi. At ako, si Ka Jose at si Ka Tony bilang armadong tagapagsanay. Naging matahimik ang buhay namin dito. Hanggang sa dumating kayo. Hindi matanggap ni Ka Silvio ang pagkatalo niya sa'yo nung una kayong magkakilala. Kaya't kahit wala siyang permiso sa pamunang sentral, pinapatay niya si Erning. Dahil siya nagpabalik sa'yo dito sa Uzamis. Hanggang sa nadamay ng lahat ng taga rito sa Misamis. Berto! Sa kasalanang pagtalikod sa kilusan, ikaw ay inaatulan ng kamatayan. Si Silvio lang ang tinalikuran ko! Hindi ang kilusan! Nick! Sa salang pakikipagsabwatan sa alsamasa, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan. Nagkakabali ang kilusan. Hindi ako tatalikod sa kilusan. Dario, ikaw ang siyang punot dulo ng lahat ng ito. Pasok sa Usami si Ongkoy at kinalaban ang ating kilusan sa kasalanang nagawa ang hatol, kamatayan.
Pasensyan mo, Kapiping. Buong Osamis ang naghahanap sa atin. Tara, tara. Ang rebelde nagagaling ang mga putok! Tara! Tayo! Kayo susunod! Patinig nyo! Saan man ako tatakbo, doon kayo magpa-planting rice. Akin ay maiksi nyo. Thank you.
gagawin mo? Gusto kong makita mawala ng buhay ang demonyo ko. Pagmasdan mo, Karaman. Ang huling mukhang makikita mo! Mama ka sa akin. Mama ka sa akin. Pagmasdan mo! Matatahimik na si Dario. Ay!
Nasa teritoryo tayo ng mga rebelde! Tara! Isang mapayapang umaga, mapagpalayang umaga. Ikaw pa lang tuta ni Joma. Ikaw pa lang tuta ni Marcos at Cory. Itong mga lalaki talaga, kahit tuta, magugutom sa layo na linakad natin. Oo nga naman. Kumain na muna tayo. Sadya natin, Ongkoy. Kapayapaan? Kapayapaan. Baka naman ubusan ang gusto mong mangyari. Lahat tayo magsasaka. Ang gusto namin, katahimikan. Katahimikan? Napakaingay ng ginawa niyong putukan kay Casilvio at sa mga kasamahan niya. Pinantayan lang namin ang ingay na ginawa nila kay Ernie. Hindi kami alis dito sa Usamis. Hindi kayo kailangan sa Usamis. Ang buong puwersa ng New People's Army dito sa Mindanao ang sasagasa sa alsa-masa mo, Ongkoy. Hindi ka dapat magtagal dito bilang na oras mo. Maaari. Pero mapapako ka sa Misamis ng matagal. Mananalo ka sa labanan nating dalawa. Pero matatalo ka sa gera nyo ng gobyerno. Pinapain lamang kami ng militar sa inyo. Para kayo'y maantala at mapag-aralan. Karomyo, habang nagpapalakas sila at naghahanda, kaninong tuta ka ba talaga? Taong bayan. Buldog ako ng taong bayan. Maayos ka. Wala kang bayad ng politika. Diyan tayo nagkaiba. May nakikita ka bang parehas na paraan para hindi tayo magkahiyaan? Meron. Isang mapayapang araw sa'yo.
Malayang araw sa iyo, Ongkoy. Ang plano ko, dahil malakas ka sa Surigao, sa Yong del Sur, del Norte, pero sa Usamis, Misamis, hanggang sa Buangan del Sur. Bakit ba biglang naghihigpit ang PC sa Alsamasa? Hindi ka na nasanay. Tahimik na naman kasi dito sa Usamis, kaya binabangga ka na naman ng mga political gangsters. Hindi ka na ba matutulungan ni Major Calanog sa bagong pangulo? Hindi natin kailangan ng tulong ng kahit na sino. Ang gusto ng taong bayan, ikaw ang tumakbo bilang mayor. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Kukuhaan kita ng panyo. Dito ka muna sa Panginoon natin at hindi ka pwede sa labang ko ngayon. Bata.
sinungaling ang lola. Kahit bala, hindi tatalab sa agimat. Ibig mong sabihin, hindi namamatay ang may agimat? Namamatay, siyempre. Bigas nga ang pangontra eh. At sabi ng iba, bawal ito dalhin sa sugalan. Bakit namamatay? Hindi ko rin alam eh. Pero ang sabi ng lola, lahat doon ang may agimat, hindi inaagnan sa bangkay hanggang... Hanggang maging aswang! Hanggang sa nagiging kahoy! Napatay si Kuya. Chading, ang mga bata, iakyat mo muna. Mga anak, panibagong digmaan ito. At wala na ang ama niyo. Kaya't magkikita tayo muli. Pinapangako ko. Sige na. Sige na. Sige na! Thank you.
muli mong hit-hit. Parang buhay pa. Bay! Wala namang dugo! Ito para kay tatay. Ah, grabe pala dito sa Manila. Kaaga-aga, kagulo. Sigulo na mukha mo. Gulo naman ito. Nagkabarila na nga. Ang gulo-gulo pa rin. Mukha nga. Karotong baleleng. Karotong baleleng. Ilang bundok yung tinatawid niyo bago masagawa yung plano niyo? Kasi kami dito, sa Manila, mabilis kami kumilos. San ba ang lahat natin? Sige, pagkabusog lang kayo. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa zona ba? Sauna? Bar? Zona ba? Pagkain din yun. By dessert yun. Pagkatapos nito, punta tayo ng isang zona ba? Doon tayo kain ng dessert. Ba? Sauna ba? Grabe. Kagandang mga babae, boy. Bilisan nyo nang pumili kasi pagkatapos nito, didiretso pa tayo sa hideout. Okay? Okay. Kailangan. Kakamatayan muna tayo! Itong baliling dito sa Maynila? Kahit saan, kahit kailan, kahit magkano, pwede tayong kumuha sa mga bangko dito sa Maynila. Yaan ang oras ng paniningil. Ama, walang galang na ho. Pero hindi po yan ang adikain ng kuratong baliling. Alam nyo, kung nabubuhay pa yung tatay nyo, matutuwa pa yun. Hindi. Hindi matutuwa ang tatay ko sa mga ginagawa niyo. May prinsipyo siyang pinaglaban. Ganun. Tama na. Mga anak sila ni Ongkoy. Hindi natin sila kalaban. Si Ongkoy ay pinuno natin. Hindi kami hoodlum! Pero kailangan mabuhay ng mga tao. Kailangan nilang kumain. Kailangan nilang kumita. Kaya gumawa sila ng sarili ng paraan. Ganun na lang yan. Wala na kaming magagawa. Ang pwede kong gawin para sa inyong tatlo ay siguraduhin ang kaligtasan nyo. Mabuti pa. Bumalik tayo sa Mindanao. Hindi kayo pwedeng magsama-sama.
sumama ka sa akin. Di kaya mo kami pinapunta dito para mahuli ng pulis? Kung gusto ko kayong pahuli sa pulis, unang gabi pa lang, nakakulong na kayong tatlo. Sisirahan ka na ba ng ulo? Nahuli na si Nato. Pati ba naman tayo susuko sa pulis? Bakit hindi natin isuplo yung mga tunay na kriminal para sa kalayaan ni Nato? Gusto mong gawin, isumbong ang mga kapwa mo karatong malalim. Mabuti na yun! Nang mabawasan ang mga bugok na itlog sa kapwa. Tayo! Kamay sa likod. Ako si Amado Buang, leader ng Batang Cebu. Mga Bisaya tayo. Kaya tayo dapat ang magkakadikit. Hindi naman po kami magtatagal dito eh. Minamaliit niyo ang imbitasyon ng Batang Cebu. Uy, bangus! Wow, ano ba? Sarap ka! Walang tatak yan, kaya pinatira yan. Kaya kailangan mong pumangkat. Kuratong baliling tayo. Hindi natin kailangan ng gang. Walang kikilos na masama! Tubuho kayo na maayos! Testing yawa. Huwag kayong mag-isip na lalaban! Bapama ko pa rin! Eh di kunin mo sa kamay ko! Matay meron.
Tutugtog ako ng taong bayan. Hindi na ginagalaw ng mga gang sa mga kwerna dito. Hindi madadama yung mga kapatid mo.